Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Sabi ko dito tayo dumaan eh. Ako ang Dan. Lahat ng susunod sa akin ay hindi maliligaw sa kanyang paroroonan. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga dre, ay tungkol sa isang aktor na tinaguri ang mukha ng pelikulang katatakutan dito sa Pilipinas. At alamin natin kung siya ba talaga ay totoong nagpakamatay. Ngunit bago yan ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Siya si Jose Clemente Nonong de Andres na mas kilala natin sa pangalang Bangkay o Tito Bangki, ipinanganak noong May 4, 1947 sa Masbate. Alam niyo ba, mga dre, na bago makilala bilang isang artista, si Tito Bangki ay naging layout artist muna siya ng RVQ Productions na pagmamay-ari ng hari ng komedya na si Dolphy. Nakapasok siya dito dahil sa kanyang talento sa pagpinta. Mano-mano niyang pinipinta ang mga billboards ng RVQ Productions noong araw kung kailan ay hindi pa uso ang digital printing. Ayon kay Nonong ay inalok siya ni Dolphy na pasukin ang pag-aartista dahil natatawa daw ito kapag naaalala ng Comedy King. Noong una ay ayaw niyang tanggapin ang alok ni Mang Dolphy. Subalit nagdesisyon din siyang subukan at gawin na lang itong parang katuwaan lamang. Ngunit nang tumagal ay hindi niya aakalaing papamahal siya sa pagiging isang artista. Binigyan siya ng maliit na role sa kanyang kauna-unahang proyekto noong 1976 sa pelikulang Kesame Street na pinagbidahan ni Dolphy, Nida Blanca at Panchito. At magmula noon ay naging mas malapit siya sa hari ng komedya kaya napadala sa mga trabahong alok sa kanya. Madalas siyang gumanap sa mga pelikulang horror at komedya bilang isang multo o isang patay. Kaya siya nabansagang Bangkay o Pambansang Bangkay ng pelikulang Pilipino. Palagi niyang kasama sa mga pelikulang katatakutan si Lilia Contapay na malimit gumanap na White Lady o Aswang. Sa 37 taon niya sa industriya ay napabilang si Bangkay sa mahigit 100 pelikula. Ngunit sa mahigit 3 dekada na iginugol niya dito ay hindi natupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling palabas o pelikula. Maliit lang ang kanyang kita dahil kung hindi extra ay maliit na role lamang ang naibibigay sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit siya nagdesisyon na magretiro na lamang. Noong 2005 ay nagtrabaho siya bilang caretaker ng resort na pagmamay-ari ng isang alkalde at nanilbihan siya dito ng 8 taon. Ngunit dahil sa pagmamahal ni Bangkay sa pag-arte ay muli siyang umextra sa ilang palabas sa telebisyon kasabay ng pamamasukan niya sa natural resort. Ito ay ang palabas na Forevermore kasama si Liza Soberano at Enrique Hill, FPJs ang Probensyano, alias Robin Hood na pinagbidahan ni Dingdong Dantes. At ang kanyang pinakahuling proyektong kinabilangan ay ang Inday Will Always Love You kasama si Barbie Fortesa. Ngunit sa kabila ng pagiging aktibo niya ulit sa industriya ay ikinagulat ng kanyang mga kamag-anak at katrabaho ang kanyang biglaang pagkamatay. Noong November 6, 2018 ay natagpuan ang caretaker ng Tumagay Beach Resort na si Larry Liwanag na wala ng buhay ang aktor na si Nonong Bangkay sa loob ng isang cottage dakong alas 4:30 ng umaga. Naging usap-usapan sa lugar na iyon na nagpakamatay ang aktor dahil sa matinding depresyon. Ngunit pinabulaanan ito ni Senior Superintendent Osmundo de Guzman dahil ayon sa resulta ng isinagawa nilang autopsy ay walang naganap na foul play. Lagdag pa niya ay malaki ang posibilidad na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay ang sakit nitong emphysema na matagal nang iniinda ng aktor. Ito ay isang sakit sa baga na posibleng nakuha niya dahil sa kanyang paninigarilyo. Ayon sa kanyang pamangkin na si Poey Capino ay napakabait na tao ang kanyang Tito Nonong. Ibinuhos nito ang kanyang pagmamahal sa mga kapatid at mga pamangkin dahil ang ating bida, mga dre, ay walang asawa at mga anak. Si Nonong de Andres ay sumakabilang buhay sa edad na 71 at ang kanyang labi ay nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Paranaque. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shoutout kina JL Vlog Ideas, Bipat 181 Chairman Gemma Lacambra, Karunungan PH, Juanito De La Cruz, Rosita Maano, Adventurous Girl, Randy Hindag, at kay Jonathan Balbido. Maraming salamat, mga dre, at lagi pong mag-iingat. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.